apat na araw na lang po at makikita na natin ang pagtutuos ng tatlong noontime show. Ang bagong Eat Bulaga sa Channel 7, ang It's Showtime sa GTV, at ang TVJ sa TV5. Although wala pa rin pong title hanggang ngayon, ang show ng TVJ at ng Orig na Dabarkads. Eh gugulatin na lang po tayo ng TVJ sa July 1 dahil doon natin malalaman kung ano ang title ng kanilang show. Although parang hindi po sumusuko ang TVJ, gagawin nila lahat ng paraan para mapasa kanila ang paggamit ng title ng Eat Bulaga. Sabi po rito sa nabasa ko sa Bandera Philippines, TVJ nagkaiyakan sa press con ng paglipat nila sa TV5. Vic, hindi papayag na basta na lang kunin ang Eat Bulaga ng kung sino-sino lang. Wala pang final title ang bagong programa ng TVJ sa Kapatid Network, pero nangako ang TVJ na ibabandera nila ang gagamitin nilang titulo kapag umere na sila sa July 1. Gusto raw nila itong gawing sorpresa para sa lahat ng mga Dabarkads na naghihintay sa pagbabalik nila sa telebisyon matapos mamaalam sa Tape Incorporated at GMA Network. Pero sabi nga ni Bossing, sa akin, Eat Bulaga pa rin. Yes, at sa lahat ng mga sumusuporta sa TVJ, Eat Bulaga pa rin. Dahil para sa atin po, pag sinabi mong Eat Bulaga, TVJ ang nasa isip mo. Kaya sana nga magamit pa nila ang title ng Eat Bulaga. Magiging magandang bakbakan ito ng dalawang programang may the same title, ang Eat Bulaga, yung bago at yung Orig. So abangan po natin yan sa July 1. Pero syempre ngayon pa lang, we are wishing them all, tong tatlong noontime show, good luck. Sabi nga nila, matira na lang ang matibay. At diyan malalaman natin kung may ibubuga itong bagong Eat Bulaga, kung tama ang paglipat ng It's Showtime sa GTV, at kung may karapatan pa rin maging number one ang TVJ sa TV5. Meron po kayang katotohanan itong balitang si Gozon Cabado sa TV5 ni MVP? Ayon po dito sa Abante, nagbunga na ng positibong resulta sa television industry ang partnership ng bilyonaryong si Manny V. Pangilinan sa pamilya Lopez. Ayon sa ulat ng bilyonaryo.com, nasungkit ng TV5 ni Pangilinan ang second spot sa kompetensya ng rating matapos malagpasan ang GTV, isang subsidiary ng GMA Network ni Felipe Gozon. Dahil sa mga teleserya ng ABS-CBN, umangat ang ratings ng TV5 ayon sa Nielsen Ratings. Sa loob ng 4 na buwan, patuloy sa pagtaas ang ratings ng TV5 na itala ang 9.5% noong February, 9.9% noong March, 10% noong April at 10.4% noong May. Kabaligtaran naman sa GTV na dumausdos ang ratings at ngayon ay nasa ikatlong pwesto. Nakakuha sila ng 8.4% noong February, 7.8% noong March, 7.9% noong April at 8.5% noong May. Mula nang mawala sa himpapawid ang ABS-CBN, inokupahan na ng GMA at GTV ang top 2 spot. Pero nang magkaroon ng content partnership agreement sina Pangilinan at ABS-CBN Chairman Mark Lopez, unti-unting tumaas ang ratings ng TV5 simula noong Pebrero nang simulan ang popular na teleseryeng Batang Quiapo ni Coco Martin. May mga nagsasabing kaya pumayag si Gozon na ilipat sa GTV ang It's Showtime kahit pinoduce ito ng karibal na ABS-CBN ay upang malabanan ang pagtaas ng ratings ng TV5. Ilang netizen din ang kumwestiyon sa naging hakbang ni Gozon dahil tinapatan nito ang Eat Bulaga na produce ng Black Timer Tape Inc. sa parehong time slot. Pero yan namang ginawa ni Gozon ay halatang halata naman dahil sa hindi po pinapasok ng advertisers ang bagong Eat Bulaga at ito ay dumadaos-dos sa rating at ito ay at ang kanilang kontrata ay matatapos na next year, posible po na ipalit ni Gozon ang It's Showtime at ilagay sa time slot ng bagong Eat Bulaga. Kaya nanganganib po talaga itong bagong Eat Bulaga.
Kasi sabi nga ni Mr. Gosod, business lang lahat ng ito. Kung di ba naman kumikita yung isang show mo edi ipalit mo yung isang malakas mong show. In this case, umaasa silang maging malakas ang It's Showtime ngayon nasa Kapuso Network na ito. At ito ang itatapat nila sa TVJ sa TV5. Then nabalitaan niya natin na dislodge na ng TV5 ang GTV. Kung dati number 1 at number 2 ang GMA7 at GTV, ngayon ang number 1 and 2 ay GMA7 at TV5 na. So doon sa mga nagsasabing baka matalo lang ang TVJ sa TV5 dahil mahina ang signal nila. Pero dahil sa nag-number 2 na ang TV5 at pumapangalawa na sa GMA7, hindi malayong tumaas palalo ang ratings ng TV5 sa pagpasok ng TVJ. So excited po ang lahat. Actually, medyo nakalimutan ng taong bayan ang toxic sa politika. Habang hinihintay nila ang July 1 para sa pagtutuos ng tatlong noontime show, diyan po natin mapapatunayan kung malakas talaga ang hatak ng TVJ dahil sabi nga nila, mahina daw ang TV5 at limitado ang kanilang audience reach. Tingnan po natin kung gagana pa rin ang bertud ng TVJ pag nag-airy na sila sa July 1. Sa ibang balitang showbiz naman po, mapunta naman tayo dito kay Hipon Girl, kay Harleen Budol. Si Harleen po kasi ay kandidato sa pagiging Miss Grand Philippines. At doon po sa event ng Miss Grand Philippines, nagkaroon po ng question and answer. Alam po natin si Harleen Budol ay komikera, sinasabi nila totoong tao daw, hindi plastic, kengkoy at mahal siya ng masa. Pero sa particular na question and answer na yan, marami po ang na-turn off kay Harleen. Panoorin po natin itong maiksing clip na to at kayo na ang humusga. Apart from your big social media followings, what else have you got in order to win the crown? Thank you for that long question for me. Just, I have a big followers because I have a big heart. Oh, English yan ha. Nakapag-compose po ako agad. Ano nga ulit yung tanong? What else do you think you have in order to win the crown this year? What is... Ano pang meron ka maliban sa yung social media followings na ari kang mapili na magrepresenta ng ating bansa? I think this is the right time. Since I was young, sarap mag-English. Ayan po yung maiksing clip ng question and answer ni Harleen Budol dyan sa Miss Grand Philippines. Although madali naman po siyang nag-post ng kanyang apology at humihingi ng tawad dun sa kanyang ginawa or nagawa dahil ang sabi niya hindi naman daw niya nilaro yung question and answer. Sabi pa ni Harleen, sa sobrang kaba ko po, hindi ko po na-explain yung kung anong gusto ko pong sabihin. Sorry, I admit di po ako magaling sa lahat ng bagay and sorry kung nawalan po kayo sa akin ng kumpiyansa sa isang pagkakamali. I will try my best to make you proud. Hindi ko po ito nilaro, di ko lang po talaga na-gets yung tanong and I accept it. Hindi po ako perpekto. Thank you for those people na naniniwala pa din po sa akin. Ito naman po ang aking take dyan. Sabi ng ilang nagtanggol kay Harleen, nagpapakatotoo lang daw si Harleen dahil yun po kasi ang kanyang likas na ugali. Pero doon sa napanood ko sa question and answer, parang nasobrahan naman siya sa pagpapakatotoo. Para bang nag-focus siya sa pagpapakwela. Iba po kasi yung pagpapakwela sa pagiging totoo. Dahil po sa agustuhan niyang maging totoo, parang lumalabas na lang na siya ay nagpapakwela. Hindi na siya tuloy nakapag-focus doon sa tanong. Hindi po kasi problema kung hindi siya marunong mag-English. Ang problema dyan, Tinagalog na nga niya, pero wala pa rin sa konsekto ng tanong yung sagot niya. At ito ay inamin naman niya. Good for her. Pero dun sa mga nagtatanggol sa kanya, sinasabi pa, pinagpipilitan pa, na binabago ni Harleen Budol ang paningin ng tao sa mga beauty contestants. Huwag nyo na pong ipagtanggol dahil yung tao mismo inamin na
na hindi siya nakafocus doon sa tanong. Dahil para sa marami, nag-focus siya doon sa pagpapakwela. Sumobra yung kanyang pagiging totoo. Napansin nyo, pati yung pagtanong niya doon sa nagtanong, what? Parang wala man ng kagalang-galang, hindi man lang, can you repeat the question please, or come again, or kung ano man. Basta ang sabi niya, what? Yan po ay pagiging rude. Hindi na po tama yung inasal ni Harlene Budol. So ang kailangan ni Harlene para makabawi ay mag-aral, mag-practice ng mabuti para pagdating sa mga question and answer ay masagot niya ng tama at maintindihan niya kung ano ang tinatanong sa kanya. Tama na yung gusto mong maging totoo dahil alam na ng tao na totoo ka, na hindi ka plastic. Pero kung ganito ang gagawin mo, nagmumukha lang plastic ang ginagawa mo dahil nagpipilit kang maging kwela. Well, yan lang po ay ang aking obserbasyon doon sa napanood ko sa question and answer ni Harlene Budol. Good luck pa rin. Sana masungkit mo yung title na Miss Grand Philippines para matupad mo naman yung pangarap mong lumaban sa Thailand para subukang maging kauna-unahang Miss Grand International. Dahil naman sa sagot na to ni Harlene Budol, sumausaw na naman itong motivational speaker ko no, na si Rendon Labrador. Ang sagot niya doon sa sinabi ni Harlene na hindi ko po nilaro. Di ko lang po talaga na-gets yung tanong and I accept it, hindi po ako perfecto. Ang sabi po ni Mr. Perfect Man, matalino siya kasi alam niyang tanga siya. Hashtag stay motivated. Paano maging motivated ang mga tao sa mga pinagsasabi nitong si Labrador? Ewan ko ba dito kay Rendon kung bakit ganito siya makisawsaw? Pwede ka namang makisawsaw. Pwede ka namang magbigay ng komento mo. Bakit lagi na lang may panlalait sa mga taong pinupuna mo? Mula kay Coco Martin, kay Michael V, kay Paulo Contis, kay Bubay Villar, kay Kakay Bautista, ngayon naman kay Harlene Budol. Para bagang napaka-perpekto ng taong ito. Namomotivate ba kayo ng isang katulad ni Rendon Labrador kung makakarinig kayo ng salitang gago, tanga, at kung ano-ano pang nakakababa ng pagkatao? Akala mo naman kung sino siyang napaka-perpekto, puro palpak din naman siya. Ano kaya ang gustong patunayan itong si Rendon? Kung ang gusto niya lang ay sumikat, sikat ka na. Yun nga lang sa isang napaka-negative na paraan. Sa bagay ko, ang gusto mo lang naman ay maging social media personality, ayan, personalidad ka na nga sa social media. Pero ang tingin sa'yo ng mas nakararaming tao ay parang may diferensya ka sa pag-iisip, Rendon. Parang meron kang superiority complex. Yes, yun ang itatawag ko. Superiority complex na para bang ikaw ay nakakaangat sa lahat ng tao, na ikaw ay may karapatan mangliit, manghusga, mangbully ng ibang tao para lang sa ikaaangat mo? Sa tingin mo, umaangat ang pagkatao mo kapag meron kang binibelittle o binababa o minamaliit na ibang tao? Hindi ikagaganda ng pagkatao mo itong ginagawa mo, Rendon. Why don't you try paminsan-minsan na maging mabait naman, na maging positive, na pangatawanan mo yung pagiging motivational speaker mo? Ayan tuloy, nagsasuffer yung restaurant mo. Yung dati mong 100 pesos na per cup na motivational rice, ay balita po natin ay 50 na lang. Sabi po dito ni Rendon Labrador, kalahati na lang yung presyo para kalahati na lang yung pangarap na aabutin ninyo. Sus ko naman. Ay, sus, bakit hindi mo na lang aminin na hindi nag-click yung 100 pesos mong motivational rice para mapagtakpan yung kahihiyan na kailangan mong mag-slash or magbawas ng presyo ng motivational rice mo? Ito pa rin ang sasabihin mo. Para kalahati na lang yung pangarap na aabutin ninyo. Para bang pag kumain ka ng 100 pesos na motivational rice ni Rendon, ay maaabot mo lahat ng iyong pangarap. Pero dahil sa nagbabasa ng presyo ng kalahati, kalahati na lang daw yung pangarap na aabutin mo. Ano bang klaseng pagmomotivate naman ito? Ewan ko ba, ngayon lang yata ako nakakita ng taong ganito.
Oy, pero pinagtanggol ni Tony Fowler yan. Ha? Kumari yata ni Rendon si Tony Fowler. Ang sabi ni Tony Fowler, si Rendon daw ang pinaka-plastic na taong nakilala niya. Pero ang sabi kasi ni Tony, sa totoong buhay daw ay hindi ganyan ang ugali ni Rendon Labrador. Parang pinalalabas ni Tony Fowler na mabait sa personal itong si Rendon. E sana nakikita natin at nababalitaan natin at sa mga lumalabas sa bibig ni Rendon, wala tayong makita ni katiting na katotohanan sa sinasabi ni Tony na sa totoong buhay eh hindi naman daw ganyan itong si Rendon Labrador. Well, kanya-kanyang gimmick po kasi yan eh. Siguro para kay Rendon, 10-10 pera ang mabubuting tao sa social media. Kailangan mong maging iba. Kailangan mong maging matapang, mapanghusga, mapangmaliit para makilala ka. Eh yun na nga, nagtagumpay naman siya dyan. Napakabilis ng pagsikat ni Rendon Labrador sa social media, albeit in a very negative way naman. O, so kayo mga Pilipino, kung gusto nyong maabot yung kalahati man lang ng inyong pangarap, pumunta na po kayo sa restaurant ni Rendon Labrador. Parang awa nyo na. At umorder na kayo ng kanyang 50 petot na motivational rice. Ayan ha, hindi na po 100 pesos, 50 pesos na lang po. At maaabot nyo na yung kalahati ng inyong mga pangarap. Ay, nako, buhay nga naman talaga. Para lang makilala kung ano-anong gimmick na lang ang gagawin. Pero tandaan mo, Rendon, lahat ng sinasabi mo, lahat ng ginagawa mo, meron balik sa'yo. Kayo po, ano ang masasabi nyo sa mga topics natin for today? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.